Hi mga kapatch! Welcome to our YouTube channel. Today, i-demonstrate natin kung paano gamitin itong nabili namin sa Lazada na Fujima Drill Press. Yan. Kita niyo. So, ito gagamitin natin for mga DIY works natin. So, ipapakita ko yung difference niya between dun sa traditional na hand drill versus dito sa drill press na ito. So, kung makikita nyo, itong yung height niya halos 2.5 na feet. So, makikita nyo dito yung spindle speed niya. Kung gaano kabilis yung ikot nitong pinaka-chuck o yung naglalagyan nitong pinaka-drill bit. So, yan. So, yung lift niya. Ito. Yun yung pinaka-switch. Then yung motor. Then, yung pinaka-top niya. So, makikita nyo yung pinaka-belt. At the same time, yung pinaka-pinagkakapitan itong ano niya, sa motor niya. Yan. So, ito, yung pinaka-adjustment mo pinaglalagyan ng pinaka-bakal o kaya yung wood na puputasan. Yan, makikita nyo. Yan. So, adjust lang natin kung sakali na adjustable siya. Yan. Tingnan natin siya ngayon kung gano siya ka-convenient at the same time kung ano yung mga nagagawa niya ng workout po na hindi tayo masyadong pagod like kapag yung hand build press, ha? I-testing muna natin guys dito sa sa wood. Makikita nyo itong gagamitin ko is 8mm. Okay. Meron na akong binila rin sa Lazada separate dito. Set na siya itong drill bits. Meron pang metal, may pang concrete at the same time meron pang wood. So yan, naka-indicate yung mga ano niya, yung mga sukat niya. Yan, ang brand niya is total. So more or less na siguro nasa ano ito, 400 to 500. Nakaset na kasi siya. So yan. Itong pinaka-motor naman natin, ito more or less nasa 400 to 5,000. Depende dun sa ano, seller na matatapatan niya. So testing natin. Na same siya dun sa ano, handle, yung pinaka-lock ng chuck niya sa same regulator. Okay. Drill press natin is ano rin, same din, pwede nang i-direct ang i-plug doon sa pinaka-outlet, sa ordinary outlet. So, hindi na siya kinakailangan ng transformer or ano, naka 220 voltage na siya. So, testing natin. So, yan. Testing natin. So, ito is kahoy. So, mapapakinggan nyo yung pinakaano ng makina, no? Sinipasunok siya. Yan. Tingnan yung effort na gagawin natin. Off lang natin. So, kita nyo, butas siya kaagad. Same time, hindi tayo pagod. Pagod sa ano. Maganda tong ganitong pang DIY, especially kapag ka mahilig kayo dun sa mga medyo kinakailangan ng ano, mga joints at the same time lalagyan ng mga screws or nuts. Yan, malaking bagay ito kasi syempre most of the time ito talaga magagamit natin lalo na kapag gumagawa tayo ng mga let's say double deck or mga simple tables. Yan, ganyan. So testing naman natin siya sa metal. Palitan natin siya. Next guys, gagamitin natin na ano naman, pang testing itong metal naman. So, testing na natin, ha? Okay. So, natin kung so, makikita nyo, less vibration siya. Yan, pinaka-output niya. So, ngayon naman, pang last yung pang concrete naman. Testingin natin. Yung pang last na itetest natin is dito sa concrete. Tingnan natin kung kakayanin na rin. Pag lang natin. Yan, off natin na. So yun guys, makikita nyo. Nakaputas nyo. Tama natin. Lagyan natin yung naka-powder. Residue. Makikita nyo, ayun, nabutas.
So, wala akong masyadong pagod sa vibration. So, reliable talaga itong gamit na ito para sa mga nag-DIY. Ayan. So, nagamit natin siyang pang-testing sa kahoy. So, metal. And dito na rin sa concrete. So, highly recommended ko siya para dun sa mga beginner pa lang na mahiling mag-DIY. The same time, kung pang bahay or pang negosyo, magagamit nyo talaga ito dahil sulit na sulit. So far ito, tumagal na rin sa akin ng meron ng 1 year. So, yung review ko na ito is may bibigay ko 5 stars para dun sa seller since dumating ito na maaga. At the same time, doon na rin sa pinaka nagbibenta nito directly sa Pujima. So, salamat guys sa pagtutok at ibay sa ating mga videos. Salamat. And I do hope sa mga susunod, antabayanan nyo ako and hintayin nyo yung mga darating ko pang mga video. Sa mga hindi pa nagsasubscribe sa ating YouTube channel, please subscribe po at pakitik na rin ang bell notification para lagi kayo updated sa mga susunod pang mga videos.